Si Wallace naman ay irita pa rin naghihintay sa kanya. Kanina kapag nakatunga nga dyan, kinakausap mo ang sarili mo. Balita nito. Ano yung wag? As long as hindi siya ngingitian nito, hindi mahirap para kay Elaine na makapag-isip ng comeback. Huwag ka nang magtagal dito sa kwarto ko. Sagot niya, gabi na, matutulog na ako. Nagkibit balikat ang lalaki. If you say so, naglakad ito palapit sa kanya. Anong tabi dyan? Ani Wallace, nakaharang ka sa pinto, blushing in spite of herself. Tumabi si Elaine sa dinaraanan nito. Papalabas na ito nang biglang lumingon. Oh, and Elaine, nakangising pahabol nito. Hanggat hindi pa nagbabalik ang mga alaala ko, o magkabisang muli ang kung anumang kulam na ginawa mo sa akin at naging girlfriend kita, may papangako ko sa iyong hindi kita pagtatangkaan. Namilog ang mga mata ni Elaine. Narinig ba niya talaga yon? Well, mabuti naman kung ganun. Bakit ba parang disappointed siya sa sinabi ng binata? Matulog na tayo. Nakangiti pa rin dugtong nito. Good night. Bahagyang tiningala niya ito. Good. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil may ibang pares ng mga labi na dumampi sa mga labi niya. Hinahalikan siya ni Wallace. Na naman, nanlaban siya. Or at least, yun ang pinapaniwala niya sa kanyang sarili nang makabalik siya sa loob ng sariling kwarto at naisara ang pinto. Ikinandado pa niya iyon. Pero iba ang sinasabi ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ng nanlalambot niyang mga tuhod. Iba ang sinasabi ng arugante at matagumpay ng ngiti ni Wallace matapos lumayo sa kanya. Nang kislap na mga mata nito na tila alam ang sekreto ng pagkatao niya. Sweet dreams, Elaine. Nagawa pang sambiti ng binata bago tuluyang naglakad paalis. Pabalik marahil sa silid nito. Diyos ko! Hindi maiwasang bulong ni Elaine sa kanyang sarili nang makalayo na ang mga yabag nito. Ano nga ba talaga tong pinasok ko? Sa hindi pamilyar na kama, sa loob ng silid na hindi niya matandaan, sa bahay ng babaeng nagpresenta ang kasintahan niya, nahiga si Wallace. Pasado alas 12 na ng hating gabi, masasabing napagod siya sa biyahe at sa pag-angkat ng mga bagay-bagay na iniutos sa kanya ng isang Maria Elaine Santiago. Ngunit hindi pa siya dinadalaw ng antok. Palagay siya no, sigurado siya, na isa siyang taong sanay sa puyatan bago siya nawala ng alaala. Palagay din niya, isa siyang taong hindi sanay na mahiga at mag-isip o i-rewind at mag-reflex ng mga pinagdaanan niya sa kabuuan ng isang araw. At ang mangamba sa all of all things, isang simpleng halik. Patay man ang ilaw sa kwarto, ay naaaninag pa rin ni Wallace ang kisame. Sinimangutan niya iyon. Ang nakakapangamba ay parang natural na lang sa kanya ang paghalik sa mga labi ng babaeng yon. Ang nakawan ng halik ang dalaga. Napaismid siya. Si Elaine ang tipo ng babae na kailangang nakawan ng halik paminsan-minsan. If only, alinsunod sa napatunayan niya kanina lang. Mas epektibo iyong paraan para patahimikin ito. Hindi naman sa wala siyang nahita sa paghalik dito, bukod sa saglit na katahimikan. Oh no! Awkward at may pagkaklamsi man ang halik na yon. Pinag-init niyo ang kalamnan niya. It left him wondering kung anong ibang parte ng katawan ng babae ang nagkukubli sa baggy shirts. At pinagluma ang maong ay kasing sarap hawakan at hagkan. Napabalikwas siya. Kung ganun, hindi pa man maluwag ang kanyang kalooban na tanggapin. Maaaring ang girlfriend niya si Elaine. O di kaya, sinubukan niyang ligawan nito noon. He snorted. Hindi lang talaga siya makapaniwala. Nagagawin niya ang sobrang elaborate at walang kakwenta-kwentang 100 days na ikinuwento ng naturang dilaga tungkol sa kung gaano katagal siyang nanilbihan bago ito napasagot. Pero ang paghalik dito, mapapaniwalaan niya. Kaya lang nagkunot noo muli ang binata. Kaya lang parang may mali. May isang bagay na hindi lubos magtugma sa larawang yun. Pero bago pa man tuluyang mapag-isipan yun, dinala na siya ng antok patungo sa mundo ng panaginip. Bandang alas 8:30 kinabukasan, napadpad si Elaine sa kakatuwang one-story building na pagbubuksan ng 11X, ang Tapelog Specialty Restaurant
na kasalukuyang tinataguyod ni Nigel at ng kanyang babaeng pinsan. Nag-text ang kaibigan niya nung nakaraang gabi na pinapapunta siya roon, bagong racket daw. As it turned out, ang tinutukoy ng kaibigan niya ay ang tumulong sa interior design ng kainan. Subukan man niyang mag-concentrate, tila wala sa tamang lagay ang isip niya ng umagang yun. Alam niya na kinokontrata siya upang magpinta ng mga mascot sa gagamiting disenyo sa mga dilaw na dingding ng restaurant. Ngunit bukod doon, isang malawak na nagugulumihan ng blanco ang diwa niya. Nang sa wakas ay napuna iyon ni Nigel, ay napilitan siyang ipagtapat ang unang gabing lumipas kasama si Impactong Adonis. Aha! Bingo! Pumalakpak pa ang bakla. Naglaplapan nga kayo kagabi. Congratulations! Halik lang yun, ano ka ba? Kahit medyo futile, nanindigan pa rin ang dalaga. No tongue! At siyang humalik sa akin. Hindi ko naman hiniling na. Ate, ang tawag po riyan ay karma. Pinaniwala mong magjowa kayo ng pobre. Eh di syempre, mag-expect yun ang kumuha ng liberty sa mga bagay-bagay. Anyway, patuloy nito. How was the kiss? Nag-enjoy ka ba? So, sobra in her mind screamed. Pero agad na kinitil ni Elaine ang traidor na naisip niya. Sa halip ay sinabing, so 80. Sumimangot siya. It lasted for 3 seconds, tapos wala na. Nagtaas ng kilay si Nigel. Bakit naman ang ikli ata? Ginawaran niya ito ng isang mapangilabot ng ngiti. Saka binitawan ng kasunod na kasinungalingan. Kasi, tinuhod ko ulit siya sa itlog. Mag-aalauna na ng hapon, nang magising at naisipang pumanaog ni Wallace sa dining room ng bahay na pinagtulugan. Bukod sa agahang nakahain sa mesa, nadatnan din niya ang hot pink na post-it na nakadikit sa ref. Naroon ang pagpapaalam ng dalaga na umalis muna ito para magtrabaho. Needless to say, ang agahan sanang corned beef, sinangag at isang tasang kapeng barako na iniwan ni Elaine ay naging tanghalian na lamang nito. Malamig man iyon, inubos ng binata ito in record time. Kung may matatawag na redeeming quality ang kanyang so-called girlfriend, yun ay ang pagiging good cook nito. In any case, naisip pa ni Wallace na bahagyang napaismed. She certainly isn't a good kisser. Halatang nailang ito ng halikan niya. Nanigas kaagad ang katawan nito at hindi man siya itinulak palayo ay hindi rin naman siya hinila palapit. O gumawa man lang ng kung ano bukod sa tumayo roon na parang tuod. Maski bibig nito ay nanatiling sara hanggang sa ang dila niya ay humimok dito para pagbuksan. And from there, pinitik ni Wallace ang sarili. From there, siya na mismo ang tumapos ng halik at lumayo sa dalaga bago pa siya makagawa ng pagsisisihan nila pareho. Kakatuwang babae, ginayuma nga siguro siya. Ibinaling niya muli ang tingin sa kulay rosas na note na nakapaskil sa refrigerator at sumimangot. Anong klaseng girlfriend ang iiwan sa nobyo niyang may amnesia na mag-isa sa loob ng bahay? Anyway, ano ang gusto ng babaeng yun? Magkulong siya rito buong maghapon? Maghihintay siya sa pagbalik nito? Umakyat si Wallace sa kanyang silid. May kalahating oras siyang nanatili roon bago naligo at nag-ayos ng sarili. Pasado alas 12:30 na nung umalis siya sa bahay. Gaya ng sinabi ng babaeng lumapit sa kanya, natagpuan ni Elaine si Wallace sa Plaza Mabini. May ilang oras na rin niyang hinahanap ang gago. Gayon na lang ang taranta niya nang makauwi sa bahay na wala ito doon. Sa wakas, nang makarating sa simbahan sa Basilica, ay may batang tindera ng sampagita ang nagsabing, may gwapong lalaki itong nakita sa parke katapat ng simbahan. Nakaupo lamang sa isang swing, malayo sa ibang taong namamasyal. Makalaglag panty pa rin ang kagwapuhan ng boyfriend niya. Tila malalim ang iniisip. Hindi alintana ng binata ang paglapit niya sa kinaroroonan nito. Hanggang sa tapikin ito ni Elaine sa balikat. Uy! Simpleng bati niya rito. Nilingon siya ng binata. Akala ko kung sino na naman, ikaw lang pala. Apost. Bakit ka nga ba nandito? Ano pa nga ba, edi para hanapin ka? Naupo si Elaine sa breng swing katabi nito. Ba't ka ba umalis ng bahay ng ganun-ganun na lang? Hindi ka malang nag-iwan ng note? Nag-alala tuloy ako. Natukso pa siyang idagdag. Ngunit sa awa ng Diyos ay hindi niya nasabi.
Magpapahangin lang sana. Tugon ng lalaki. Nabagot ako sa bahay, kaya naisipan kong lumabas muna. Nagkibit balikat ito, as if to say, bakit? Kailangan ko pa ba ng pahintulot mo para umalis ako kung kailan ko gusto? At dinala ka ng mga paa mo mula sa natividad hanggang Batangas City, ganun ba? Siyempre, hindi. Nag-jeepney ako. Piloso po. Elaine huffed herself. Tapatin mo nga ako? Aniya, kaya ka ba humantong all the way dito eh, para tignan kung babalik ang memorya mo? Wallace gave a bitter smile. Ano sa tingin mo? Nang hindi siya kaagad nakasagot, kusang nagpatuloy ang binata. Pero wala pa rin akong maalala. Sabi nito, na sa halip na tignan siya, ay minabuti na lamang pagmasda ng katapat nilang puno ng Doña Aurora. Pumunta na nga ako doon sa simbahang sinasabi mo pero, natahimik ito, umiring-iling. May kung anong nadamang dilaga, sympathy, guilt. Ano ba? Sambit ni Elaine na hindi maiwasang amuhin kahit kaunti ang mukhang depressed na binata. Okay lang yun, hindi ba sabi naman ni Dr. Arcega, hindi mo dapat pilitin ang sarili mong makaalala ka agad? Kahit na may posibilidad na hindi na bumalik ang memorya ko? Balik tanong nito. Huwag ka ngang sobrang pessimistic dyan, hindi bagay sa'yo. Saka nandito naman ako para sa'yo. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha nang sabihin yun. Pero itinuloy pa rin niya, keri lang. Madilim na naman kaya hindi halata ang pagbablush niya. At di ba wala pa namang isang linggo buhat ng maaksidente tayo? Ang dali mo namang mawala ng pag-asa. Pinilit niyang tumawa habang pabirong kinakalabit ang braso ng binata. Kahit ano ay gagawin niya para himuking gumaan ang loob nito. Ganun na lang ang gitla ni Elaine nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya na kumalabit dito. Teka, may isang bagay. Ani Wallace, sa halip na bitawan ng palad niya, ay humigpit palalo ang hawak nito. May isang bagay akong sigurado kung nagawa ko na bago ko nawala ng alaala. Sa antuking ilaw ng takipsilim, banaag ni Elaine na nakatitig sa kanya ang chinitong mga mata nito sa mga labi niya. She swallowed, suddenly realizing her throat had gone dry. At ano naman yun? Ang halikan ka. Hindi nito nasabi yun, pero ang mga mata nito mismo ang naglahad noon sa kanya. Pero malay niya, baka nag-hallucinate lang si Elaine noon. Ngayon, 1 week later, malayo na mapagmahalang tinging iginawad sa kanya ni Wallace. Tapatin mo nga ako, Elaine? Tanong ng binata na pinagmasda ng mga lumang dyaryong nakalatag sa sahig, sa gilid ng malawak na silid na kinatatayuan nila. Trabaho ko nga ba to? Umismid ang dalaga. Oo naman. Hindi nga. Tila napaisip ang binata, pagdakay sinamangutan ng hawak nitong paintbrush na para bang kalaban nitong mortal. Ang daming lamang pera ng wallet ko, tapos tagapinta lang ako ng dingding? Inirapan niya ito. Tagapinta ng mural, okay? She corrected. At kaya marami ang pera mo noon ay dahil malaki-laki rin ang kinita natin nung huling racket natin. Tumikim siya, bago ka nagka-amnesya. Kahit may isang linggo na rin kasama niya ang binata, hindi pa rin masanay si Elaine na magpalusot dito nang hindi natitisod ang dila. But she was getting there. Tinanggap man ang paliwanag na iyon. Tila desididong mangulit ngayong araw si Wallace. Bago kita nakilala, ano namang trabaho ko? Tanong nito, lagot na. Architect. Napalunok si Elaine at ikinubli na lamang ang kaba sa pagkukukol ng pintura sa kanyang bahagi ng dingding. Pero nang unang magkakilala tayo, sabi mo kakaresign mo pa lang. Naisipan mong mag-sightsee dito sa Batangas gamit ang back pay mo. Umiling-iling ito. At sa tagal nating magkasama, bakit hindi ko minsan binanggit kung may pamilya o kamag-anak ako? Ni cellphone nga wala ka eh. Wala kang sinasabi sa akin. Muli niyang isinawsaw ang brutsa sa lata ng Dutch Boy. Nasa 11 eggs ulit sila para ipinta sa mga dingding ng restaurant ang mga taong itlog. Napisil na niyang gawing mascot na may pagka-eccentric na pinsan ni Nigel. Plano niyang tapusin na ang paintings bago mag-alas 5. Ngunit salamat sa kakulitan ng binata. Mukhang madedelay ito.
Kung sakali, ipagpapabukas na lamang nila ang pagpipinta sa natitira pang mga dingding. Madali namang kausap si Jaddy. And thinking of Jaddy, the door to the kitchen swung open and Miss De La Cruz herself came in. Gaya ni Nigel, maiksi ang tabas ng itim na buhok nito na may laylay na nagfa-feather sa leeg at noo, a la Audrey Hepburn. Sophisticated ang dating ng babae, tulad ng yumaong aktres. Magmerienda muna kayo. Bati nito na may hawak na plastic tray ng pagkain. Naka-apple green knitted tank top ito, na hindi man mahalay ang tabas, ay nagsishow off naman ng graceful curves ng neck and shoulders ng dilaga. Ang simpleng pares ng beige slacks nito ay planchado. Hindi aakalain nino man na kagagaling lamang nito sa kusina. It made Elaine all too aware of her inadequate fashion statement. Isang moss green t-shirt na pang hip-hop ang kaluwagan at denims na minansyahan ng pulang pintura. Uy, salamat! Natuwang sambit ni Wallace na pagpasok pa lang ng naturang dalaga ay lumingon na at kung tumiting dito ay parang hindi lang pagkain ang kinatatakham. I'm positively famished. Of course, maaaring guni-guni lamang iyon ni Elaine. Nakahagutom nga sigurong kakulitan. Bulong niya sa hangin. Lumingon si Wallace. Ano yun? Wala. She put down her paintbrush and took off her work apron. Saka nilapitan ng inihain. Pansit canton at isang dambuhalang pichel ng iced tea. May mamon at cupcakes din. Puro instant lang yan, I'm afraid. Pasubali ni Jaddy na sinamahan silang maupo sa makeshift na bangko palabas ng store malayo sa amoy ng pintura. Saka pa kami magte-test run dito ng actual recipes sa katapusan ng Pebrero. Pero magbubukas kami ng stall sa Valentine Fair this week. Masayang anunsyo naman ni Nigel na sinunda ng pinsan sa paglabas sa kitchen. May hawak itong isang maliit na cardboard box, kulay dilaw. What do you think? Patuloy nito, sabay wasiwas sa kahon. The way I designed it, yung top eh, pwede mong i-seal out. Mabaliktad man ay hindi tatapon ang pagkain. Okay ya. Inexamine ni Elaine ang take-out box, impressed. Tulad niya, nag-major din sa industrial design si Nigel. Nag-fine arts ito sa kolehiyo. Yun nga lang ay nag-shift sa engineering nang patapos na. Ito bang sinasabi mong ipapapatent mo? Iyan nga. Proud na balik ng bakla. Hala, kain na. Si Jaddy mismong nagluto niyan. Ako ang taga-tikim. Who knew instant noodles could taste so heavily? Who knew indeed? Ulit sa sarili ni Elaine na kumuha ng tindor at sinampula ng noodles na tinawag nitong heavenly. Masarap nga. But she could definitely do better. Masarap ba, Wallace? Malambing na tanong ni Nigel sa nobyo niya. Tumango ang loko, halatang enjoy na enjoy. Masarap. Ngitian ito ni Jaddy. Ikaw ang boyfriend nitong si Elaine, right? Tumawa si Wallace. Yun ang sabi niya. Well, it's good to finally meet you. Sambit ng babae, na lalo pang lumapad ang ngiti. Is it true that you have amnesia? You couldn't remember a thing? Pa-English-English pa ito. Taklesa naman pala. Not even my name. Wallace gamely replied. Pero kung sakaling nakita kita bago yun, I'm sure I'd remember you. Namula ang entrepreneur. Nadjejelos ka, no? Hindi. Hi, Elaine. Aminin mo na, tayo lang naman eh. Ani Nigel, naani mo'y walang pagsidla ng aliw dahil sa nagdidilim na mukha niya. At may karapatan ka namang magselos, boyfriend mo siya, hindi ba? Sa katsurbahan lang. Klaro ng dilaga, bigla niyang nilingon ng bakla. Si Jaddy ba? Hindi niya alam, sagot nito. As far as she's concerned, magjowa na nga kayo ni Papa Pogi. Elaine frowned. Kung malayo nga ang concern niya, ba't ang tapang ng apog ng pinsan mo na yon na makipaglandian sa boyfriend na ng ibang tao? Alas 3:30 na ng hapon at kasalukuyang kasama niya si Nigel sa pagliligpit ng mga lata at dyayong natilamsika ng mga pintura sa sulok ng dining area. Gaya ng inaasahan, napagpasyahan na mag-adjourn muna sila for today sa pagpipinta ng mural at bukas na lamang itutuloy ang project. At si Wallace, ayun, nasa labas,
nakikipagharutan, este, tinutulungan si Jedi sa pagkarga ng mga detachable na silya sa pulang minivan nito. Mukhang masayang-masaya ang binata na kausap ito. Pinuri pa ang galing nito sa pagluluto. Samantalang siya na nagluluto ng makakain nito araw-araw at minsan may hindi man lang nasabihan kung nasarapan ba. Napahagikik si Nigel, tila nabasa ang iniisip niya. Magiliw lang talaga si Jedi sa ibang tao, walang mali siya yun. In fact, pareho ata kayo ng sindrom nitong pinsan ko. Kapag type niyo ang kaharap niyo, saka kayo sumusungit. At sino namang nagsabi sa iyong type ko siya? Tanong niya sabay taas kilay. Achoo, at nagde-denial mode pa nga. Gaga? Tinapik-tapik niya ang mga pahina ng dyaryo na pinagyuyupi nila tinambak sa ceramic countertop ng kainan. Kahit anong ipagpilitan mo dyan, ang lagay pa rin ay hindi ko talaga siya boyfriend. Wala akong karapatang magselos. Tinignan siya ni Nigel. Pero regardless, ay nagsiselos ka pa rin, correct? Hindi nga sabi, ang kulit mo. Nagpapasalamat pa nga kung hindi ka tunay na jowa ng Wallace na yan. Or whatever his real name is. I mean, kung nagagawa niyang makipag-flirt in broad daylight gayong kasama niya ang girlfriend niya. Ah, ewan. She sighed in exasperation. Mark my words, Nigel. Wala pang masasaya sa akin kapag dumating ang araw na bumalik na ang memorya ng impactong Adonis na yan. She was lying through her teeth, of course. Kung mahalata man iyon ni Nigel ay hindi na iyon ipinahiwatig ng bakla. Elaine, anong ulam? Ni hindi siya nilingon ng dilaga. Bagkus ay tila nakaglu ang mga mata nito sa TV screen. Pinapanood si Bayong Jumong, whatever habuli ng isa pang Koreanong aktres sa isang airport. Pambihira nga naman ang kapangyarihan ng telebisyon. Mas pipiliin pa ng isang babae na tignan ng di-makeup at di-special effects na aktor. Gayong wala pang tatlong talampakan mula sa kinaupuan nito, ay may mas poging nakatayo at kasama nito sa salas. Bakit? Walang kakurap-kurap na sagot nito. Hindi ka ba nabusog ng pansit kanto na kinain mo kanina? Nagkibit-balikat siya. Bitin. Eh di ikaw ang magluto. Elaine naman. Napasimangot ang lalaki. By this time, sanay na siya sa pagkahumaling ng nobya sa mga teleserye at Korea novela. But this was ridiculous. Mula nang umalis sila at makauwi sa bahay, ay may pagkadistant at malamig na ang pakikitungo nito sa kanya, na para bang may kung anong kasalanan siyang nagawa rito. Wala naman siyang maisip na ginawa niyang masama. Naging magiliw pa nga siya sa mga kaibigan nito. At kanina, kahit nasawang-sawa na siyang sumagot sa mga tanong nito, ng kung anong feeling ng may amnesia, naging pasensyoso pa rin siya at nagbehave bilang matinong tao. Ayaw niyang mapasama ang imahe ng dalaga sa may-ari ng restaurant kung sakaling naging bugnutin siya. Pero imbes na matuwa, mukhang nagtampo pa ito sa kanya. Nag-commercial na, tumayo si Elaine at walang kaimik-imik na naglakad palayo sa TV. Nabuhayan siya ng loob. Ngunit sa halip na dumiretso sa kusina, ay umakyat ito patungo sa sariling kwarto. May dala itong purse pagbaba nito. Heto, pera. She counted 500 peso bills. Heto ang palm card. She handed the items to him. Hayun ang telepono. Inginuso nito ang telepono. Umorder ka na lang ng pizza.